bago kami magsimula, magpapakilala muna si Sir. Good morning mga ka-trip. Ako nga pala si Harold Timan, isang pigeon pusher dito sa Pampanga. What's up si vlog po? Hard luck sa mana. Ngayon, nandito po ako ngayon kay Idol. Idol King of South. Ayan, no? Hello. Arnel Timan. So, magtatanong ako ngayon, sir, mga ilan na tanong. Patungkol, siyempre, patungkol sa mga pagkakalapate, pagkakarera, pag-aalaga ng mga ibon. Sir, pagdating ng ano, pagdating ng breeding season, ano yung ginagawa mo? Unang-una, makainin muna ng masarap. One month, ay ano siya, halimbawa, December ang breeding season. October pa lang, pakain muna ng masarap yung mga breeder mo. Tapos, pagdating ng bandang November, magpurga ka na. Tapos, pinabasag palito. Tapos, one week, bigyan mo siya ng natural tea. Tapos naman nun, puro vitamin. Hanggang sa i-pairing ko na siya. Okay, so yun sir, about sa pairing. Sa pairing naman, ang ginagawa ko, pagka apple body, ibabang ko siya sa, tawag dito, ay bangkain. Tapos, yung sa eyesight naman, halimbawa, red eye, bangga ko naman siya sa pearl eye. Halimbawa, off color, gris yellow, ganun, bangga ko naman siya sa dark blue bar checkered. Okay. Ngayon, sir, after ng pairing, yun nga, nakapili ka na. About naman sa mga inakay, siyempre, magkakaroon ng inakay yan. Anong ginagawa pagdating sa mga inakay? Vitamins mo sila, kailangan marami silang pink mineral, grits, o ano pa. Yung anong mabela sa vitamins mo, yun ang kailangan para healthy sila hanggang sa paglaki. Bago mo sila akyat sa loft, yung mga inakay, anong ginagawa mo? Kailangan muna sila ng paliguan mo muna ng malatayon. Tsaka kailangan naka-vaccine na bago isampas sa flyer loft. Sa ano naman? Sa ano ginagawa mo pagdating sa palipad? Unang-una, i-viewing mo muna sila bago mo turuan kasi pagka unang pinakawala mo agad dyan, mawawala. Viewing mo ng 1 month. Pagka isa-isa mong turuan, pag marunong na lahat, turuan mo na silang rumonda. Hanggang sa palapit ang training, patibay sila ng patibay. Ganun lang. Sa ano naman, yan, sa derby, ano yung ginagawa mo, sir? Karamihan. Bago derby, bago training mo, napurga, ganun din, paligo, vitamins mo na. Style derby ng vitamin para sigurado malakas. Hanggang sa derby na yun, naka-vitamins talaga. Force fly lagi, umaga, tanghali, hapon, force fly. Toss, kung kailangan, mag-toss ka. Sistema naman tayo. Sa sistema kasi ako, nag-adjust kasi ako eh, pagka palayo ng palayo, titingnan ko kasi yung pagka ang ipon ko, pumangit ang uwi ito, halimbawa, 350 kilometers ang uwi nila pa isa-isa. Tapos, sa kalabang ko, maganda pa uwi. Ang gagawin ko, mag-adjust ako ng patoka. Magdadagdag ako ng mga protina. Next lap, sigurado, sasabay na yun. Ayun. Ayan, mga ka-trip, narinig natin si Sir Arnel. Ngayon naman, tatanong naman namin about sa achievements. Gusto nating makita na yun nga si Fake Line. So sir, baka pwede mong pakilala si Fake Line na sinasabi. Wait. Will you please repeat it? Ano lang yan eh. Ito siya eh. Ito yung tinatawag na Fake Line. Ito siya, isa siyang grizzle. Grizzle siya. Ang totoong linyada nito, Colson Stitchel Bout. Binangga ko siya sa Bambondarin. Kung baga yung Fake Line, kasabihan na lang yun dahil sa isang kaibigan na nagbiro hanggang sa naipanalag ng Fake Line. Oo. Ayan. ano naman yung mga naging achievements ng mga anak niya? Nagpawi siya ng MacArthur, nanalo siya ng fifth overall sa UFC. Yun, tumabing ng 480,000. 480,000? Oo. Tapos, right. North. Ito nakaran North lang. Nanalo naman din yung anak niya. Sa ibang mga nakabili pa, nanalo na rin. So, ibig sabihin, alas sa mga naging anak niya, naglalabas talaga ng alas. May matibay talaga. Nananalo.
Mayroon talaga. Alright. So yung isa naman sir, yung ano, pakilala naman natin. Ito si Pogito. Yan si Pogito. Ito si Pogito. Ayan Bolson, mga ka-trip, si Pogito. Bolson is Stigel Bout. Ayan siya. Nanalo siya sa UFC ng second overall. Young bird, old bird, at saka solo sa off-color champion. Ito siya si Pogito. Ito yung foundation na ng banding yung foundation. Ganyan nga mukha ng banding block na pag tumatanda. Gagawin yung buwag na. Ang malulong nila. Okay sir, ano naman yung mga tips natin para sa mga newbie? Para sa mga newbie, unang-una bumili ng bloodline na maayos doon sa legit puncher, ha. Huwag doon sa kwento lang. Saka magtanong-tanong na rin sa mga mas nakauna ba. Kung kaibigan nila, mas maganda. Magtanong sila kung paano ang kondisyon. Sa umpisa hanggang sa matuto sila. Ganun lang. Shoutout kay Boss Jerry Ignacio sa tropang ko po. Kay Randel, Nathaniel at saka kay Lance, mga katropa ko yan. Kaya niya. Mga ka-trip, huwag po natin kalimutan i-subscribe si Mr. Sophie Vlog. Supportahan po natin ito at para mapaganda ang kanyang YouTube channel. Ako naman mag-shoutout para sa mga ka-trip na Kalapatids. Shoutout po kay Lester Gomez, Team Buset, Kalapat ng Team Buset Lines. Alright, ng Team Kulelat, Lester Gomez, shoutout sa iyo. And shoutout din po kay Milo TV from Lobao. And shoutout din po kay Audrey Dane from Florida. And shoutout din po sa mga kapandakaki po natin. Alright, shoutout po sa inyo lahat. Kay Poor Boys Garage, Akan Gadsilop, The Rising Sun, Boss White, and Pogs Love, and Ferdinand Passion. Shoutout po sa inyo sa lahat. Kay Juan de la Cruz and Top Gun Lorenzo Nickdao. Team Sebseb from Arayat, shoutout din po sa inyo, Marisplop TV. Jesse Florita and Babcat and paring Ernie Pamituan, shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng dinawagit, ayan, sa susunod shoutout po tayo. And shoutout din siyempre kay Boss Arturo Esperea. Ayan, Boss Arturo, shoutout sa iyo Boss Idol. Kay Boss Sunny Silva, shoutout. And kay Ariel Gon Passion, shoutout din sa iyo.